Good evening mga kablogger, welcome muli sa aking channel Ilog, Dagat, Nyugan, Kabundukan. Ipapakita ko sa inyo ngayong gabi ang Umang Adventure 3, 2, 1. Sabi mo lolo. Hi lolo. Hi. Yan, ano tayo manghuhuli ng bunog? Opo. Apa. Manghuhuli din tayong tilapia? Apa. Ayun, sasama ka sa akin sa bundok? Apa. Okay, pupunta tayo sa ilog. Ayan, mabait na bata, lahat upo. Ito nga pala yung sinasabing tengang daga. Ito'y sinasahog sa pansit o kaya pwede mong adubuhin. So, sa survival, pwede mo itong kainin. Pwede mo itong ihawin. Yan, ang tengang daga. Pero nakakita kami ng isang umang. Malaking umang. Lumalabas, lumalakad. So, hindi namin aanuhin. Pababayaan lang namin ang umang. Kasi hinawakan kaya nagtago, ngayon lalakad na uli. Ayan, oh. Ayos ang umang na ito. Yan. Yan, lalakad na. Lalakad na ang umang. Yan, ayos ang umang. Binabayaan na lang namin lumakad si umang. Kukunin ko para makita ninyo. Yan, hawak ko ang kumang. Ito ang kumang, malaki. Yan. Paalpasan na lang ulit. Yan. Huhuli ni Abok ng kaigatan ngayong gabi. Ito ang aming survival training sa ano, sa igat. Yan o, naglagay siya ng pain. Ito, lalakad kami sa gabi kasi ang mga bunog na malalaki at kaigatan umaatak sa gabi. So yan, sa gubat kami. Pero mag-iingat din sa kaahasan. Kasi ayan, lumulusong na uli si Abok sa tubig. Yan. Papainan niya. Ayos. Lagay. Ba, meron pang isa. Oh, yun tayo. Huli, may huli kami. Bunog. May huli kami, kabunugan. Papain na lang niya yung ano, bunog. Kinagat ni Abok yung bunog para mamatay. Parang lasang ulong tuko, mapait daw ang bunog na nang kagatin niya ang ulo. Kasi kailangan ipain daw ng tudas ng bunog para lulunukin na lang ng kaigatan. Pain na niya. O, nilagay na yung bunog na tudas. Meron pa ron. Dito'y maraming ahas tubig. Eh, saka linta. Ayan, bumabalik na siya. Naipain na niya. Napain na na. Pait daw ng ano, ulo ng ano. Ng kabunugan. Lilipat naman kami sa ibang area. Yan, mas malalim daw ng konti doon, lulusong siya. Ayun, nakuha pa. Malaking bunog. Nasaan? Pain na natin na to. Sige, pain mo na lang yan. Para mas malaking mak- O, aaho na kami. Bukas na namin babalikan itong aming, ano, kawil. Oh. Yan, pabalik na kami sa barracks ni Abok. May isa pang, ano dito? Umang. Ito. Yan o. Maliit buhay ito. Pero alpasan na lang. Kawawa naman. O, may isa pang umang dito. Maakyat. Maakyat naman sa puno. Yan o. Marami kang makikita rito. Maganda nga ahas eh. Para maganda ang aming ano, pagbibidyo. Sa ahas. Ito, kumang.
Tumatago yung kermit. Oops. Uy. Hindi ko nahuli. Nakatago. Buto. Oh, kinakain niya yung buto. Yan. Dami rito sa paligid pag gabi. Kaya kung gusto mong makakulit ng mga hermit, umang-umang, yan, nangangain. Oh. Yan. Ayon sa na kaibigan ko si Abok, minsan daw, akala nila'y pusa, umaakyat daw sa kanila sa kusina, kumakain daw ng mga kanin-kanin at mga tirang ulam. Sa pinggan. Ito pala'y nakakaakyat. Yung pala, nahihiya. Lalakad raw ito pag naramdaman niyang wala nang nagsasalita, wala nang ano, kumikilos. Ayon dito sa akin kaibigan si Abok, ito daw mga kermit na to. Dahil mababa nga yung bahay nila, minsan natutulog sila, pumapasok sa kanilang bahay at biglang akala nila may nangangalabit, yung pala kermit nasa paan nila. Yan o, gumagalaw ng kermit. Yun. Sampay pa sila. Sinong unang aatak sa kanila? Yan. Sampay pa sila na lang. Sabay lumabas. O, ganda o, malaki o. Yan. Kermit. Yun, lumalakad na. O, isa, ang bilis lumakad. Nahihiya. Yun. Maraming iba-ibang klaseng mga creatures dito galing sa dagat. Kasi itong ilog na pinamimanghulihan namin ng igat, yung ilog na pinapasukan ng alat, tubig alat. Tatago ayun sa ilalim. Kermit hunting. Yun. Umagalaw. Kita na naman kami ng isa. O ayan. Yan. Bilis lumakad. Kermit. Yun. Okay, bye-bye Kermit. Lungga ng tarukoy na malaki. So, kung malakas ang loob mo, pwede mong dukutin. Pero hindi ka nakakasiguro kung tarukoy talagang nakalagay dito o ahas tubig. Pero usually, sabi nila, tarukoy daw nakatira rito sa loob na ito. Kaso lang malalim. Kailangan daw para lumabas ang tarukoy, para mahuli, bubuhusan mo ng isang timbang downy, matutulig at lalabas. Pero hindi na namin papakialaman at kawawa naman. Isang palakang Nazareth ang aming nakita. Yan, kabulpragan ang tawag nila dito. Pero nilalamon daw ito ng iba eh. Eh pero kami, hindi naman namin ito lalamunin. Okay lang. Bye bye Fraggy. Yan. Huli. Yun. Nahihiya pa. Lagay ko ulit siya niyan. Ito ang dalawang ano, kermit na nakita namin. Ang problema ay walang laman. Yan. Ang maliit na kermit. Yan o, nahihiya. Maliit lang talaga ito. Ay, walang laman. Kaya pala nahihiya. Meron o, yun o. Ha, may laman sa loob. Siyadong maliit lang. O, sige. Na. Ayun, nauslit na. Ayun, maliit na lang. Ayun! Mislit na. Ayun o, tumago uli. Masyado siyang maliit. Na mahiyain. Lalabas. Ganun. Tayo iyan. Umuuslit na ang kermit. Umuuslit na ang komang-komang. Komang-komang. Yan. Lumakad na ang komang-komang. Bye-bye, komang. Yun, may nakita pa kami sa ilalim. Isa. Nagtatago. Yun. Lumalakad. Ah, bumabaon. Yun, umuslit. Yan, oh. Yun. Tatago na siya.
Nahihiya. Yan, si ganda. Natutulog. Ayun, kasi giniginaw siya. Kaya natulog siya dito sa tistisan ng kahoy. O, sige, tulog ka na lang dyan. Ay, tumayo pa. O, sige, sige. Ilaw. Ganda. Tulog ka na lang dyan. Kabul pragandaw ito. Pero hindi mo itong pwedeng lamunin dahil ito ay may lason. Pero iba ay nilalamon pa rin ito. Nililinis at inaalis daw ang lason. Masarap daw ang adobo nito. Nakaw, delikado kayo. Ito pang isang bullfrog. Parang nahihiya pa nga yata ito eh. O yan ha. O. Huwag kang a-attack ha. O yan. Ayun, may umang pa rito. Ayon dito sa aking kaibigan na si Abok. Dalawa po yan, hindi pa po sa baba. Meron pa doon sa ilalim isa. Ito daw mga Kermit, matakaw ng nyug. Matakaw pala ng nyug to. At kapag umuulan, naglalabasan daw madami. Ayan ito, buhay na buhay, gumagalaw-galaw pa. Ito oh. Yan oh. Yan. Oh, yan, buhay na buhay yan ha. Oh, gumagalaw-galaw yun. Matabukas magpapain ako ng nyug para makakita ko ng maraming kermit. Sa araw gagawa magbibiyak ako ng nyug at pakakainin ko ng nyug. Ito ay maraming pangalan. Sa amin sa Quezon, ang panatawag namin ay Palakang Nazaret. Ang tawag ng iba, Mindoro Prag. Ang tawag ng taga Pangasinan, Palakang Araneta. Yung iba, Palakang Lason. Pero dito sa Cagayan, of course, social. Bullfrog. Yan, si Bully. Ang laki. Ang laki nito. Yan. Wow, ang laki ng Kermit na ito. Buhay na buhay, oh. Yan, oh. Yan ang Mr. Kermit. Talagang gumagalaw-galaw pa. Ubod ng laki. Huhulihin kita. Hindi ka makakawala. Yan. Yan. Huli ka. Yan. Huli. Si Kermit. Lalagay ko yan dyan. Pagagalawin. Ba isa. Naglalakad. Yan. Cap. Nahihiya ang kumang-kumang. Kumang? Yun. Tago na siya. Okay. Good night, kumang. Tago na. Kermit hunting ngayong araw na to. Pero pakakawalan pa rin namin. Kinulong lang namin kasi nahihiyang lumakad. So ngayong aming nilagay dito sa balde, sa maliit na tabo. Ayun, naglalakara na. Naglalaro na. Yan ang mga kermit. Yung aming kermit hunting ngayong gabi. Kaya sana ay nagustuhan nyo ang video ko na itong mga palaka, kermit, isa rin ito sa adventure. Kasi nga, ang tema ng aking vlog is survival, adventure, at attack. Ayan. Ayan, nirelease na namin sila. Pwede na silang pumunta sa gusto nilang lugar. Kasi sila ay mga born to be wild. O, tumatakas na yung isa. Tapos, yun, nag-aalisa na rin sila. Yun. Uwian. Uwian na sa kanilang mga lungga. Kanya-kanya na sila. O ito, itong malaki. Babiyahe na rin to. Ayan o. Kanya-kanya, release namin. Kinulik lang namin sila. Mawawala ang inyong stress. Malilibang pa kayo sa kermit hunting. Pero mag-iingat kayo. Baka merong mga ahas na naghampalang sa daan sa gabi. Yun ang pag-iingatan nyo. Ayan. So para hindi kayo madisgrasya ng
ano, ng mga ahas na yan, magsuot kayo ng bota. Yan. Pero kami ni Abok, si Abok, oh, nakachinelas. Hmm. Ako, nakachinelas din. Kasi sanay na kami manggama ng ahas. Mga kaibigan, sana nagustuhan nyo ang aming kermit hunting ngayong gabing ito. Sa susunod, manghuhuli naman kami ng isda sa gabi. Kaya, marami pang mga magaganap na adventure, attack at survival. So mga kaibigan, hanggang sa muli, good night!